ang pagguha naman ng airdrop, ang airdrop kasi sinusukat siya magmula sa waterline hanggang doon sa upper deck. Tapos sa upper deck, ipa-plus mo pa yung height ng hatch coaming para makuha mo yung airdrop. Dalawang klase kasi ang ano, ang pagkuha ng airdrop. Yung isa, yung airdrop na ginagamit sa pagka nagkakarga ng bulk cargo. Inaano yung sinusukat yung height ng waterline from waterline to top hatch coaming. Yan sa nakikita nyo na yun yung pinaka ibabaw ng hatch cover. Yun ang tinatawag na top hatch coaming. Ngayon, yung pangalawang airdrop naman na ginagamit ng reporting sa arriving port. Dito naman tayo sa pupa. So, dito na tayo sa pupa. Ang pagkuha naman ng airdrop sa magmula sa waterline up to radar top mast. Yan, nakikita nyo, scanner, yun ang pinakamataas na height ng barko. So, yun ang kukunin ng taga-barko para malaman kung ilan ang height from waterline to top mast. Ang height ng barko namin pagka nasa dry dock, hindi naka-upload, is 42 meters. 42 meters yan, magmula rin sa radar mast up to ship's keel. Eh ngayon, naka-upload yung barko, so nakalubog siya ng 5 meters and 28 centimeter. So, para makuha niyo yung height ng from waterline to top mast. Yung 42 meters, i-minus niyo lang sa drop para makuha niyo yung actual height ng barko pag nasa tubig. So 42 meters minus 5.28, yun ang magiging airdrop nyo. Pag yung airdrop naman sa cargo loading, ang formula naman, midship drop minus height ng freeboard nyo plus hatch coaming. So halimbawa pag ang height ng freeboard mo magmula ship's keel is 16 meters plus ang height ng top hatch coaming mo is 1.7. So the total height from keel to top hatch coaming is 17.7 meters. I-minus nyo lang yung midship drop para makuha nyo yung airdrop nyo para sa pag magkakarga ng bulk cargo. Halimbawa, kung 17.7 ang total height nyo from keel to top hatch coaming, may drop kayo na 5 meters. So, bali, ang lalabas na airdrop nyo, 17.7 minus 5 meters equals 12.7 ang airdrop nyo sa midship. So, ganun lang mga katropang marino. Huwag kayo malilito, ha. Pag hiningan kayo ng airdrop tungkol sa kargamento, ang susukatin nyo, midship drop up to top hatch coaming. Ngayon,
kung ang susuwatin nyo naman yung daraan yung barko sa mga tulay sa port, ang ibibigay niyo sa kanila yung height ng top mast up to the waterline. Ginagamit niya kailangan yan kasi para malaman ng authority kung tatama yung barko nyo sa tulay na daraanan nyo.